Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Rice tariffication, what has it done to the country? Ano pa ang na-achieve ng rice tariffication? Paano niyo nilalabanan yung inyong mga kalaban noon? As a person, as a government official, what is the most fulfilling part about what you do? Magandang araw po, Senador Villar, Senator Cynthia. Maraming salamat at tayo'y nandito na naman at magkukwentuhan. Thank you, Ren. Welcome. Maraming salamat din. Pag ako'y nabibigyan ng pagkakataon na dumalaw dito sa lugar ho ninyo, sa Las Piñas, I take the chance because nagagandaan ho ako. Lalo na nung nabalitaan ko ho na merong children's farm. Itong kinaruruunan ho natin ngayon. Ang kwento ho nito, ano? Kanino hong plano ito? What is the vision? It's a beautiful place. Kasi ito, boy, this is a farm school. I started this in 2016. So, ang farm school po ay ano? At ang children's farm na ito ay bahagi ng kasi farm, nung matapos na yung farm school, after 7 years, last year, ito nagsimula lang to December of this 2022, I want to make the farm more interesting. So, nilagyan ko ng coffee shop. A bar. But in the middle, I did a children's farm. You know, when you have something like this, you develop a love for children. Yes. So, ngayon pong nakakakita ko mga bata, tuwa ako. Nakakatuwa mga bata. May mga bata nag-horseback riding. Yes. Natutuwa ako sa mga bata kasi gusto ko maagap pa sa buhay nila, ma-encourage na sila sa agriculture para naman may future on agriculture sa Philippines. So I thought that if I establish a farm school and young children will be exposed to a farm in their early years, baka ano, mas maraming maging ano, farmer in the future. You can actually feed? Yes. Ano yan? Napier. Oo. High protein grass. Ano po, Senador? Ilagay mo lang dyan, pagkakaguluhan na yan. Ah. Oo, tinawa. Ayan. Ah, okay. O, ibigyan nyo naman yung isa. Oo. O, tinawa mo, nagkakagulo na. Tuwa na sila. Kami nagtatanim niyan eh. Oh, we have a plantation on the other end. So, andito na lahat? Oo. Kasi para hindi kami bibili. Kung mapapalaki ko kita ng farmers at ang agriculture will become a business and they will be agripreneurs, then maya-attract natin ang mga bata. So, itong farm school na ito, para maintindihan po ng ating mga kababayan, Senador, ano po ito? I'm teaching farming to the farmers, especially those coming from the provinces.
they have a dorm here that they can live here for the duration of their training. Usually, 2 weeks ang minimum. Kasi I wrote the law, the farm tourism law, which provided that we will encourage farm schools in every town in the Philippines. And then we have 6 courses here. One is rice farm mechanization, inbred rice seed production. Then we have vegetable farming. Then we have dairy. We have coconut intercropping with cacao. We have aquaculture. And final, the farm business school. Tinuturuan yung mga farmer to operate their farm as a business. Right. O hindi na lang farming. Pwede mong gawing tourist farm para may dadating na mga tourist, makakainin mo, kikita ka doon, tapos pagbibilhan mo ng uwi. Oo. And then at the same time, farm school. Magtuturo ka sa mga farmer, hindi mo sisingilin ng farmer, free yun, walang pambayad yun. But TESDA and the Agricultural Training Institute will pay for all the tuition of the farmers who are studying in your farm school. Di, marami ka ng income. Senador, you have the plans of replicating this idea around the country. Yeah, we have replicated. We have 3,000 farm schools and tourist farms in the country. Oo. I passed the law in 2016. Kapo-promote namin, meron ng 3,000. Sa aming foundation, talagang ang aming aim is poverty reduction. I think it is in the agriculture that poverty is very rampant. Mahihirap ang nasa agriculture. Kaya I thought that if I'm going to improve the lives of people in the Philippines, I have to do it in agriculture because napakaliit po ng kita ng mga farmers natin. Imagine ang coconut farmers, 1.5 a month. Ang rice farmer, 5,000 a month. E kita ba yun? Wala ba yun sa minimum wage? At least dapat mga minimum wage man lang para naman makasupport sa kanilang pamilya na maganda ang pakakain nila sa kanilang mga anak. Pag-usapan natin yung ating huling pinag-usapan. Talaga yung dumalaw ho dito noong 2019. Napag-usapan nga natin yung rice tariffication. Kumusta na po yan? What has it done to the country? At update lamang sa ating mga kababayan. It came about because, hindi ba, pag nag-i-import tayo ng rice, Vietnam. And they pay tariff, they pay for transportation, mas mura pa rin sila. Kasi, based on a PIDS study, ang Vietnam produces palay at 6 pesos per kilo. Tayo, 12.50. So, inaralan nila, ano ba ang cost ng 12.50 versus 6 pesos? Bakit? Oo, bakit? So, na-discovery natin na mechanized sila. Ang labor nila, lower by 3.50 per kilo. Kaya napansin yon kasi biglang tumaas ang bigas from 32 to 40 per kilo noong 2018, naging 48 to 60. Mm. Eh di syempre, alam mo, yung pagtaas ng presyo ng bigas, nagkukos ng popularity yan sa president. Kaya na-alarm ang administration. So they talked to me to pass the rice tariffication law. Ililiberalize ang importation of rice. But I agreed to do that. But they will give all the proceeds of the tariff to the farmers. Okay. Oh, kasi ano isasama ng law eh, lahat ng pera makukolekta ay babalik sa iyo. We created the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang una nilang sabi sa akin makukolekta daw 12 billion. So yung 10 billion nilagay ko na agad para sigurado dun sa Rice Competitiveness Enhancement Fund na mabibigay. Yung 5 billion mamimigay ng machinery to mechanize rice farming. Ito yung tractor, transplanter, harvester, milling, at saka drying. So mula nung ito'y naging batas, nung 2019, nung kapanahunan ni President Duterte,
Hindi na tumaas ang price. Hindi na tumaas ang price ng rice. At saka, ano pa ang na-achieve ng rice tarification? Sabi ng Phil Rice, kasi sila ang may, ano na, yung productivity per hectare. Before that daw, ang productivity per hectare is 3.7 metric tons per hectare. Ngayon daw, nasa 4.4 na tayo. Mm. Tingin nila, kaya nila by 2024, 5 metric tons per hectare. And if I extend the rice tarification law, they can hit 6 metric tons per hectare. Paano nyo ho nilalabanan yung inyong mga kalaban noon? Dahil nung nag-usap tayo, there was some resistance to the rice tarification. Kasi nung una, syempre, hindi nila alam. Nung namimigay na ng equipment, na namimigay ng rice, di tuwan-tuwa na mga farmer. Iwanan natin ang rice tarification. Punta naman ho tayo sa composting dahil nabasa ko ito that Las Piñas just won a global award given by one of the most prestigious environmental award-giving body sa Austria. Yes. Oo. Kwentuhan mo kami, Senador, tungkol dito sa composting. Ano ito? Ano ang nagagawa nito sa environment at sa kasabayan? Kasi itong composting ko started when I became Congresswoman of Las Piñas. So, yung maganda dito sa composting, yung mga kitchen and garden waste natin, nagiging organic fertilizer. Non-mura pa fertilizer, so that was not very, before. But, naisip ko, kesa naman kukunin pa ng basurero, di gawin na lang fertilizer. Ano masama na may fertilizer ka, tapos malinis. Kasi 50% of our waste are kitchen and garden waste. Kung hindi mo yan ibibigay sa basurero, di nakatipid ka ng 50% of your expense, di ba? Oh, tapos kinabangan po pa, naging organic fertilizer pa, na hindi na tayo bibili ng fertilizer, yun na lang ang gagamitin natin. So, siyempre, nung una, yung mga tao, kesyo mabaho, dag. Ako, hindi ako masyadong nadi-discourage agad. Di kung ayaw nyo, di wag kayo. Kung yung may gusto ko. Yun. So, nag-start ako dahan-dahan. Yung may mga gusto, binibigyan ko. Ako nabili through our foundation kasi wala pa naman ganung program ang government. So, kinontinyo ko yon hanggang ngayon. Today, I have 89 composters. And each composter is producing 1,000 kilos of organic fertilizer every month. Oo. E ngayon, tuwan-tuwa sila sa organic fertilizer kasi nagmahal, nag-triple ang fertilizer. So may extra at may extra income. Oo. Tapos, alam mo ba, since it's 50% of the waste, we have brought down the expense of Las Piñas to bring their waste into the landfill in San Mateo from 400 million a year to 100 million a year. Kasi we are recycling 75% of our waste. Kasi yung plastic, 15% yan eh. Ginagawa akong school chair. And then yung paper, binibili yan ng ng junk shop. Kasi there is a recycling paper factory in Pampanga. And the owner told me na even if we sell to them all our waste paper, they still import waste paper. Oh, kaya between the two of them, 15% din yun, di 80%. So kami ngayon, tinatanong ko itong aking munisipyo, 100 million lang kami a year. Instead of the 400 million? Oo. Munti mo savings yun. Senator, ito ba'y pwedeng magawa ng buong? Yeah. In fact, because I'm successful, I'm giving every year to the Bureau of Soil and Water Management money so that they will distribute composting machine in all the towns and cities in the Philippines. So this year, I gave them 3 billion so they can distribute 3,000. Ang towns and cities natin, 1,600 lang. Di pwede pantig da dalawa. Oo. Mm-hmm. Ako, pinipilit ko sila kasi ano masama na meron ka ng organic fertilizer, malinis pa bayan mo. Ilalagay mo lang naman sa tabi ng
palengke eh. Nandun lahat ang ano eh, ang kitchen and garden waste. Oh. Tapos, libre na sa farmer yun, di ba? Kesa ang ini-import natin fertilizer, 20 billion na yun. Senator, when you introduce new concepts like this, ano yung mga karanasan niyo po on the ground doon sa pagtanggap o di kaya yung resistance? May resistance. Pero that doesn't, ano, may stop. That doesn't me. Deter. That doesn't deter. Sa mind ko, tama siya. I-continue ko. Kung sila ayaw nila, ibigay ko doon sa may gusto. After a while naman, gusto na rin. Pag na-prove nila na maganda, naingit din eh. Umihingi din eh. Muntin mo kami ngayon, 89, barangay base. Tama. To. Barangay base. And munti mo naman nakikinabang sa amin yung lahat ng humihingi sa akin ng seeds. Kasama fertilizer, binibigay ko. Oo. Nagdi-distribute ako ng seeds eh, para ma-encourage ang vegetable gardening. Kasi minsan, pag tinatamaan yung Northern Luzon ng bagyo, nagmamahal sa Maynila at sa ibang neighboring cities ang vegetable. O di kung nagtatanim tayo ng vegetable, di ano, wala tayong problema. We produce our own. In fact, in Las Piñas, we have a contest every May. The best vegetable garden in a school, in a barangay, and in a subdivision. 3 categories. Ngayon, taon ang sumali, 50. Kasi ini-encourage ko na, lalo na yung mahihirap na lugar, para pag nawalan ng trabaho, eh di kumain ng vegetable, di ba? Ang vegetable, mas healthy pa yan. That's right. And you even cover backyard farming. Yes, yes. Which I think is very important. Yes, kasi nasanay din po ako doon sa amin na halos bawat bahay ay merong tanim. Oo, yeah. Na panggulay. What is most fulfilling about this, Senador? As a person, as a government official, what is the most fulfilling part about what you do? Kasi you must be remembered for something good, di ba? And you want to be remembered for this. Yeah, I want to be remembered for this. So, na, I made a difference in the lives of farmers and fishermen and the poor people in our locality. I'm happy. If I were to ask you how much you have in cash sa wallet mo, magkano ho ang laman? Pero between the two of you, kayo ni Senator Manny, who holds the purse? Senator, ano po ang inyong dasal gabi-gabi? You're at the entrance of heaven and God is there and he says, "My daughter, Cynthia, what was the best thing you did for me?"